Let's talk timing. Ngayong alam mo na yung mga basics dun sa mga naunang video natin, okay, like the calories, the macronutrients, the training, the micronutrients, yan ang magbibigay ng 80 to 90% ng result mo. Okay? Ngayon, yung mga susunod na topics natin, which is hindi naman ganun kadami, dalawa lang, ito yung mga maliliit na bagay na maliit siya, hindi siya nakaka-apekto, 20% lang siya. Okay, but 20% is still 20%. Na ito, pagka ginawa mo, matutulungan mo yung other 80%. Okay? Pero, by now, okay, gusto ko, dapat na-apply mo na yung mga tinuro ko about calories, macronutrients, training, okay? Dapat ina-apply mo na yan kasi by knowing that, all of that principles, okay, yun yung mga pinaka-importante, kaya ako yun inuna eh. By knowing those principles, makukuha mo na yung result na gusto mo. Okay, which is a great looking body. Sa lalaki, the shoulder to waist ratio, yung V taper. Okay, sa babae naman, yung hip to waist ratio. Okay, the hourglass shape. Okay, ngayon, kaya mo nang makuha yan dun sa 80%. Yung sa mga nauna nating pinag-usapan. So, bakit importanteng mapag-usapan natin to eh 20% lang naman? Okay? Lagi mong tatandaan yung maliliit na bagay na paulit-ulit mong gagawin. Okay? For example, nakakita ka ng amazing physique. Okay? Ganda ng katawan niya. Okay? Kung babae ka, nakuha mo yung sinasabi kong ratios kanina, yung hourglass shape, yung muscle tone, okay, yung thigh gap. Okay, may mga nakakausap akong babae, gusto talaga nila yung thigh gap eh. And kung sa lalaki, yung shoulders, yung chest, yung arms, nakuha na nila yon, tapos maganda yung body fat levels nila. Pag nakita mo yung katawan nila, meron silang maliliit na habits. Yan yung common. Okay, sa lahat ng nakita ko throughout the years of coaching people, interviewing people na nakarating na doon, okay, foreign and Pinoy, nakita ko yung pattern. Meron silang ginagawang maliliit na bagay na in the long run, yun yung nagko-contribute para ma-sustain nila yung calories, macronutrients, training, micronutrients, okay? Hindi siya ganun ka-importante, oo, 20% lang siya. Pero, natutulungan niya yung 80%, okay? Kasi in the end, hindi naman mabubuo ang 100% nang wala yung 20%. Gets? So, ang 20% na sinasabi ko, lahat yun ay may kinalaman sa timing. Okay? Whether in nutrition or training. Nutrition, siguro yung meal timing ng pag-uusapan natin. Okay? The macronutrient timing. Protein timing, kailan ba dapat magandang kumain ng protein, kailan magandang kumain ng carbs, kailan magandang kumain ng fats, fiber, etc., alcohol. And sa training naman, kailan ka dapat nag-training? Na-discuss ko na to sa ibang video, okay, about frequency of training and designing your own program. Okay, scroll mo na lang sa page natin or sa YouTube natin. Okay, nandyan lang yan, how to design your own training program. May mga konting math, pero ano lang naman yun, basic lang naman. Kung may calculator ka, madali nang i-calculate. At the same time, we will talk about water intake and some yung mga maliliit pa na bagay na nagko-contribute ng malaki din, kagaya ng fiber intake. Okay, hindi ko masyadong na-emphasize yun before. So, we will discuss it now. Ngayon, tanong muna, kung ikaw ang pipiliin, anong mas gusto mo? Yung stressed ka sa diet and training mo, yung tipong obsessed ka na yun na lang ang iniisip mo palagi, na hindi mo na naasikaso yung ibang bagay, or chill lang. Okay, yung fitness and training and overall lifestyle mo, pasok na pasok dun sa preferred lifestyle mo. Isa pa, sagutin mo to, anong mas madalas mangyari? Mag-meal prep ka or mag-baon ka? Or kumain sa labas? Kung papipiliin ka, long workouts o short workouts? Given na same lang ang result na makukuha mo ha, ulit, long workouts o short workouts? So, bakit ko tinatanong yung mga tanong na yan? Okay? Kasi sa channel natin, kaya ko ginawa tong channel na to, okay?
gusto ko ituro sa iyo na ang fitness hindi siya ganun dapat kahirap. Okay, yung magta-tupperware ka pa, magbabaon-baon ka na, ito lang yung mga apat na pagkain na limit mo, okay, sobrang limited. At the same time, sobrang nakaka-overwhelm, nakakapagod, na dapat you have to train every day, okay? Gusto ko tanggalin sa ganung ka-extreme na mindset na itong fitness na to, kaya siyang maging sustainable. In fact, it can fit your busy schedule. Kaya nga lagi akong may hashtag na fitness for busy people. Okay, ginawa ko itong Let's Talk series para malaman mo na itong fitness na to is hindi siya ganun ka hirap. Flexibility, kapatid. Pwede kang mag-meal prep kung na-enjoy mo. Pwedeng hindi. Pwede kang kumain ng ice cream. Pwedeng hindi. Pwede kang mag-buffet. Pwedeng hindi rin. Okay? Pwede kang mag-jogging. Pwedeng hindi rin. Pwede kang mag-crossfit. Pwedeng hindi rin. Okay? Meaning, ikaw ang pipili kung ano yung bagay sa personality mo, preference mo, lifestyle mo. Okay? And marami sa atin, busy. Marami sa atin, hindi fitness ang pinaka-priority. Okay, maaring may pamilya ka, may gusto kang i-build ang negosyo, meron kang trabaho, meron kang ibang mga goal sa buhay na gusto mong kunin, okay? Na ang fitness, ang goal mo lang, meron nga, ang goal lang, general health eh, okay? So, good for you. Kalimitan ko kasi nakikita ang problema, ang daming unnecessary pain ng mga tao, okay? Literal, people kill themselves to get results, okay? Yung iba pa nga nai-injury. Okay, for example, pag nag-gym ka, masyado mong pinupush, you go to failure, you go all out, you go kahit masacrifice ang form, okay lang, dahil work hard daw, or beast mode, hardcore, ganyan. Sa dieting, maraming yo-yo dieting na nangyayari, na alam mo yun, nag-rebound lang sila. Okay, 3 months, okay, pumayat ka, or nag-lose ka ng weight, pero hindi mo alam, majority ng weight mo, muscle, kaya hindi masyadong maganda yung weight loss mo. Okay, so maraming ganun na after 3 months, no, not 3 months, 3 weeks or 2 weeks, ano, ang laki ng weight na nire-regain nila. Okay, kasi bumalik na naman sila dun sa dati nilang eating patterns. Okay, hindi nila matagalan. So, simulan natin sa meal timing. So, ano ba yung meal timing na yan? Ang meal timing is paano mo i-structure yung mga meals mo. Anong oras ka kakain? Kakain ka ba ng breakfast? Kakain ka ba ng mid-lunch or lunch? Mid-lunch to dinner, merienda, ganyan, or midnight snack. Ilang meals ba a day? Ano ba yung pinakatama? Kumain ng breakfast, hindi kumain ng breakfast. Okay? Mag-intermittent fasting or hindi? Okay? Mag-dinner o hindi? Okay? Yan yung mga tanong sa meal timing na sasagutin natin. So, ang sagot dyan is, doesn't matter. Okay? Sabi ko nga sa inyo, calories, total calories, ang pinaka-importante. Okay? Meal pattern is para ka lang kung paano mo lang hatiin, okay, yung total mo. Kasi sub messages pa lang, marami nang naguguluhan. Bro, kakain ba ako ng breakfast o ano, masama ba breakfast o maganda? May effect daw ko sa cortisol, sa mga gantong hormones, blah 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 blah, sa blood sugar levels, ganyan. Ang problema, hindi naman nila alam yung total calories nila, okay? Nagpo-focus sila dun sa maliliit na bagay, pero yung totality, hindi nila nakikita yung mas importante. May mga makikita ka kasi, iba-iba eh. Tinan mo, dito pa lang makikita mo na yung pattern eh. May mga makikita ka na they get in shape eating one meal a day. Okay? Yung iba naman, they also get in good shape, great shape, eating 6-7 meals a day. So dun pa lang, malalaman mo na na talagang wala talaga sa meal frequency, wala talaga sa meal timing. Okay, nasa totality talaga, nagkataon lang na ang pinaka-reason nito is yung tinatawag na preference. Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang nai-enjoy mo? Kasi kung ano yung preference mo, yan ang matatagalan mo. Okay? Pag tinagalan mo siya, nako-consistent mo siya, okay, yun ang nagbibigay sa'yo ng result. Okay, for example,
you're eating 2,000 calories a day, okay? Sa babae, for example, para ka mag-lose ng weight ng efficiently, mga ang calories mo nasa 1300 dapat to 1500 calories. Okay, hindi na bababa nun. Okay? Yun dapat ang calories na kainin mo for you to lose weight or for you to lose fat. Okay? Well, lose fat is ano, meron pang isang component dyan, which is training. For example, nagti-training ka na, and for you to lose fat, yun ang kailangan mong kainin. Ngayon, nasa sa'yo yun kung paano mo hahatiin yung budget mo. Okay, gusto mo ba hati-hatiin siya ng tigti 300? Or gusto mo 2 meals lang, kagaya ng preference ko? Okay, 2 meals lang. Yun ang nai-enjoy ko sa gabi, sa hapon at sa gabi. Okay? Pero ang pinaka-importante, ang total mo is 1300 to 1500. Pag hindi naging total yon, wala mangyayari. Okay? You're just gonna maintain your weight or you will not lose weight as fast of a rate na gusto mo mangyari. Dito mo makikita na may effect talaga ang meal timing when it comes to your nutrition. Okay? Especially kung may enjoy mo yung meal times na gusto mong kumain, yan ang magdedetermine ng body composition mo kung how well you stick to the plan. Okay? Kung tatagalan mo ba yung plano. Okay? For example, ako, my personal experience, una ako nagpapayat, grade 5. Okay? I was overweight. Sobrang taba. Okay? Tabain talaga kami. Obese 2. Okay? At the height of 5'2 yata pa ako nun eh. 5'5 ako ngayon. At the height of 5'2, I weigh mga almost 200 pounds, 210. Okay? Grade 5. So talagang malaki. Ay, may kita mo pa nga, may stretch marks pa ako dito. So, yun yung story ko. Ang ginawa ko lang dati, pumayat ako, ang laki ng pinayat ko. Okay? Ang ginawa ko lang, di ako kumain ng dinner. Kasi ang mindset ko, masama ang dinner. Okay? Kasi matutulog ka na lang. Magbubuhat ka na lang ng kumot or magdadala ka na lang ng kumot, ba't ka pakakain? Natutulog na yung tiyan mo, natutulog na yung metabolism mo. Okay? Yun ang paniniwala ko dati. Kaya ang ginawa ko, hindi ako kumain sa gabi. Okay? Eh ako pa naman normally, sa gabi ako marami kumakain. So by eliminating that meal timing na gabing hindi kumain, ang laki ng nalus ko na weight. Kaya lang, weight ang nalus ko, okay? Ang problema, weight. Okay? Half siguro nun muscle mass. Kaya mukha akong sobrang payat. Hindi naman payat, skinny fat. Okay, ang journey ko kasi from mataba to skinny fat to slowly changing ngayon yung body composition ko na slowly building muscle and slowly losing fat. So I'm in the process. I'm not saying I'm there. I'm not saying I'm in great shape already. So yun yung story ko. Okay, ngayon, nung nalaman ko tong concept na to, nawala yung stress. Okay, sobrang nawala siya kasi alam ko na I can enjoy the journey. I can enjoy yung bawat moments na hindi ka na masyadong, alam mo yun, hindi ka na masyadong nag-aalala kung ano yung intake mo, ano yung ingredients, okay, ano yung processed ba yan o hindi processed, organic ba yan or hindi, okay. Ang importante, nakukuha mo yung total mo. Okay, what is the total? The macronutrition, the right protein intake, okay, carbohydrate intake, fat intake, fiber intake, and your micronutrition. Pag nakukuha mo yan ng tama, you're set. Okay, calories, macronutrients, your training, and at the same time, your micronutrients. Set ka na. It's up to you kung paano mo siya i-structure, kung ano yung pinaka na e-enjoy mo. So, kung medyo may issue ko pa rin na maliwala sa akin na hindi siya ganun kahirap, ito yung mga researches. Aragon Schoenfeld Krieger Research. Okay? Ang sabi nila, meal frequency at food distribution doesn't affect fat loss and body composition. Okay? Meaning, if you want to, for aesthetics, for fitness, and for ano, it's up to you kung ano yung body composition. Sabi ko nga kanina, merong nagkakaroon ng magandang katawan sa 1 meal a day, may nagkakaroon ng magandang katawan sa 7 meals a day, sa 3 meals a day, sa 4 meals a day.
total calories ang pinaka-importante. Okay? Ngayon, yung food pattern daw at distribution mo, okay, hinati nila yung mga groups eh. Okay, merong kumain ng 7 meals, 3 meals, 1 meal. And nakita nila na walang effect whatsoever sa body composition. Kung ano yung total, yun ang magiging result mo. Okay? Ngayon, ang maganda pa niyan, sabi nila, the most na nag-stick dun sa diet, okay, is the one na gusto nila yung ginagawa nila or gusto nila yung meal pattern nila. Okay? In short, na-e-enjoy nila. Okay? Enjoyment. Yun ang pinamalaking part. Bakit mo tatagalan ng isang diet? Bakit ka nagkakaroon ng sustainable na fat loss or sustainable result? Dahil na-e-enjoy mo kung ano yung ginagawa mo. Same with muscle growth. Same with training. Okay? Kung masyado kang stressed out sa training mo, kung araw-araw ka nagtitraining na hindi ka na nakakapahinga at masyado ng maraming stress load na nangyayari sa'yo, and then it's time, maybe siguro mas magandang kontian mo lang pero lagyan mo ng quality. Sa mga scientific guys dyan, eh paano yung thermic effect of food? Okay, paano yung calories burned ng ano mo? May effect din yun sa ano, sa calories burned mo. Ganito yan, merong levels ka dapat na maintindihan. Okay? Level 1, level 2, level 3. Sisimplihan lang natin. Okay? Depende sa goal mo. Okay? Kung ang goal mo, general health, edi level 1 ka lang. Yun lang yung level ng accuracy, yun lang ang level ng strictness mo sa nutrition mo. Level 1 lang. Okay? Kung mag-level 3. Okay? Ano yung level 2, level 3? Yung level 2, level 3. Ang level 2, yan yung mga tao na gustong pababain yung body fat nila to lean levels. Okay? Lean by fitness standard is around 10 to 12%. Okay, lean yan, cut. Okay, may shape. May magandang shape yung katawan. Okay. Ngayon, may mga comments sa page na ito hindi nila naintindihan. Ang fitness tips kasi na binibigay ko is for level 2 and level 1. Okay? Ngayon, may mga nagko-comment na ang goal nila is level 3. Level 3 is competition levels. Okay? Siyempre, iba yung needs ng competition level na halimbawa, magko-compete ka sa men's physique, sa bodybuilding competition, sa kung ano mang fitness event yan. So, of course, kailangan mo ng level 3 accuracy dyan. Okay? Kaya nagre-reklamo sila kagaya nung calories burned video ko or calories don't exercise for calories burned. Applicable yun sa level 1 at level 2. Pero kung level 3 ka na magko-compete, syempre, iti-take in account mo na yung calories burned mo through exercise. Okay? Kaya nagkakaroon ng confusion. Kasi nagpo-post ako sa mga fitness group eh. So, yun yung nagiging issue. So, tandaan mo yon. Level 1, level 2, level 3. San mo gusto? Okay? Ako personally, hindi, para sa akin, hindi practical sa lahat na maging level 3 when it terms to rigidity and accuracy. Okay, alam mo yung may dala ka laging food scale, tapos bawat ingredients, chine-check mo. Okay, hindi ka naman magko-compete. Okay, tsaka hindi naman siya kailangan when you're trying just to shrink your waist. Okay, get a, hindi yung sobrang lalalim na six-pack. Yung magkaroon ka lang ng konting shape, okay na. O level 2 ka lang nun. Okay, so keep that in mind. Okay. So, balik tayo sa thermic effect. Sa mga level 3 na gusto mag-compete, hindi mo pa rin kailangan bilangin yung thermic effect, okay, ng kinakain mo. Sa mga hindi nakakaalam, thermic effect of food is the amount of energy na ina-expend ng katawan mo para ma-burn mo yung pagkain or ma-process mo yung pagkain. For example, kumain ka ng steak or kumain ka ng manok. Okay, kumain ka. Ngayon, syempre, kailangan ng katawan mong mag-effort ng konti para matunaw mo yung manok. Yun yung thermic effect, yung energy na ginagamit doon. Okay? Sabi nila, the more marami ka daw meals, kaya naririnig yung lagi sa bodybuilding.com, sa mga fitness ano guru, na you have to speed up your metabolism, kaya kumain ka frequently. That's a myth. Hindi yun totoo. Okay? Galing yun dito sa thermic effect. Okay? Turns out, sa research, ang thermic effect of food is directly proportional sa total calories na kinain mo.
Okay? Kahit pa kumain ka ng 9 meals versus 3 meals, sabi sa research, I can link in the description yung research na yun, same lang ang thermic effect. So ngayon, for the sake of this video not getting too long and too complicated, gusto ko lang simple tong video na to, okay? Sabihin ko na lang sa'yo yung recommendation ko when it comes to this. 20% lang naman ito eh. Okay, pag-ayos naman yung calorie intake mo, yung energy balance na tinatawag, plus yung macronutrient intake mo and micronutrient intake mo, okay ka na. Okay, it's just a matter of arranging. Ako, ang pinaka-enjoyable sa akin is intermittent fasting. Okay, why? Because I like eating at night and I like social events. So sa website natin, versusyoufitness.com/PinoyFatLoss4, meron akong ginawang tatlong template doon na pwede mong pagpilian when it comes to intermittent fasting. Okay, in short, to summarize, ano yung pinaka-sustainable na nakita mo sa lahat ng mga busy na tao na tinuturuan mo? Okay, ang pinaka-sustainable na nakita ko sa mga, ano yun, hindi na sobrang busy, is the 2 meal a day plan. Okay? Pagkagising mo, okay, bibilang ka ng 5 to 6 hours na hindi ka kakain. You just drink some caffeine. Energy drink, pero wag masyado. Kontrolin mo yung caffeine mo. Pinakamaganda, black coffee or tea. Yan ang pinakamagandang source ng caffeine for me because it's natural. Tapos, first meal. Ang first meal mo, relatively 30% ng calorie intake mo. For example, you're eating 2,000 calories. Siguro, 30% na 600. So, yun yung kakainin mong first meal. After ng first meal mo, okay, bibilang ka ng 5 hours split, then kakainin mo yung second meal mo, which is the super big meal. Okay, bakit ko ito ginagawa? Bakit ito yung pinaka-sustainable sa lahat? I think it's because of the number 2 reason na binigay ko kanina, which is social events. Tignan nyo itong orasan na to, okay? Saan pinakamadalas ang kainan? Sa umaga o sa gabi? Right? Reunions, birthdays, kasal, mga parties sa gabi. Okay? Alcohol sa gabi. Okay, yung mga getaway sa gabi. Sa umaga nagtatrabaho yung mga tao. Okay? That's why I like eating at night. That's why I love intermittent fasting. Number 2 is social events. Okay? Pag ikaw nakakapag-diet ka, nakakapag-training ka, nakukuha mo yung physique goals mo, at the same time, okay, meron kang social life, that's very rewarding. Tatagalan mo yung plano. Okay, yun ang reason bakit ako nag-intermittent fasting. Walang magic sa intermittent fasting. So, check mo yung page natin about intermittent fasting. Nandun yung details. Okay, pili ka ng template na gusto mo. Okay, ang I prefer yung template na sinabi ko kanina. Kasi ang routine ko ganito eh. After waking up, okay, bibilang ako ng 6 hours. Okay, iba-iba yung gising mo. Minsan, di ba? Minsan gigising ka ng 9. Minsan gigising ka ng 7, minsan gigising ka ng 11. Regardless, okay, after mo gumising, bibilang ka lang ng 6 hours. For example, gumising ako ng 9. Okay, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Okay, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 3 p.m. ang first meal ko. Okay, anong gagawin ko from 9 to 2? Ang gagawin ko dyan, iinom ako ng maraming liquids. Which is very good kasi iihi ka ng iihi sa umaga. O hindi mo kailangan mag-liquids ng mag-liquids sa gabi, tapos gigising ka sa gabi, iihi ka ng iihi. Okay? So yun yung ginagawa ko, liquids dyan sa area na yan. Then from 3, nakain ako ng small meal with fiber and fiber, minsan may protein yung fiber. Siguro mga maliliit na meal lang. Okay, mga pika-pika. And then, bibilang ulit ako ng 5 hours. 4, 2, 3, 4, 5. 8 p.m. to 11 p.m. Yan ang big meal ko. Okay, most of my calories. Okay, pag training day, mag-training ako ng mga 4 p.m. or 3 p.m. Okay, mga 3 to 5 p.m. Then, ang post-workout meal ko, 9.
9 to 10. Okay? So, yun ang lesson ng intermittent fasting. Walang magic, enjoyable lang talaga siya. So, last video, we talked about optimal dosage. Okay, ngayon, we will talk about optimal timing. Ano yung by far sa latest research ang nagsasabi na pinakamagagandang structure mo yung macronutrients mo. Okay? Or macronutrients and micronutrients mo. Okay? Ganito yan. Sabi, hindi kita bibigyan kasi ng ano dito, yung exact program na ito lang ang gagawin mo, 3 a.m. kakain ka, bla bla bla, ganyan. Okay? Ikaw pa rin yan versus you fitness nga eh. Okay? Meaning, alam mo yung sarili mo, alam mo yung preference mo. Okay? Alam mo kung saan ka nagugutom, alam mo kung saan ka busog. Okay? Na part na day. Okay? May mga tao gutom sa umaga. May mga tao kagaya ko, never nagugutom sa umaga. Okay? So, ikaw magdi-design ng sarili mo. So, let's start with macronutrients. Okay? Una, protein. Okay? Ano bang pinaka-optimal na protein timing? Ang sabi sa research, this is research by Dr. Eric Helms. Okay? 4 protein feedings. Okay? If you have a goal of 150 grams, for example, of protein a day, hatiin mo sa 4. Okay? Yan ang pinakamagandang dose ng protein. Maganda siya sa muscle protein synthesis at the same time, muscle growth. Okay, pinaka-optimal siya. For carbs naman, pre-workout and post-workout, okay, simple carbs, gaya ng mga sugars, ng mga simple sugars, candies, lahat ng matatamis, ganyan. Pwede mo siyang fruit, pwede mo siyang i-consume pre-workout. Okay, nakakatulong siya for extra energy. Okay din ang fasted training kung yun ang gusto mo. Okay, wala siyang, hindi siya superior sa fed training. Personal preference ang key dyan sa training na ganyan. So, after workout, dun pinakamagandang mag-consume ng mga complex carbs. Kagaya ng potatoes, yan yung mga, ano natin, yung mga starch natin. Okay, yan yung pinakamagandang times. Okay, meal time ng carbs. Tapos sabi sa ano, ang pinakamagandang kainin ng carbs is sa gabi. Okay, nakakagulat, di ba? Carbs, huwag ka na mag-carbs sa gabi, nakakataba. Actually, hindi. Pinakamaganda siya sa gabi kasi it relaxes you. It produces certain hormones sa brain mo na nakakatulong sa relaxation, happiness, okay? Panoorin mo na lang yung carb series natin. Okay, let's talk carbs. Andun yun lahat. Fats, maganda siyang i-consume ng throughout the earlier into the day. Okay, yan yung argument ng ketogenic group. And I couldn't agree more kasi nga it gives you sustainable energy. Okay, yan ang nagagawa ng fat. Lalo na kung ang kakainin mo yung mga tinatawag nilang healthy fats or good sources of fats. Gaya ng fish oil, olive oil, virgin coconut oil. Yan, napakagandang source niya ng energy. Okay, yung iba nga ginagamit pa siyang workout, training, sa training nila, ginagamit nila. So, ano pa? Fiber. Okay, I recommend. Ang fiber naman, pwedeng flexible. Para siyang alcohol. Okay, pwede siyang umaga, pwedeng gabi. Basta ang importante, nakukuha mo yung total. Sa fiber, dapat for every 1,000 calories, meron kang 10 grams. For example, kumain ka ng 3,000 calories today, dapat at least naka 30 grams of fiber ka. Okay, unless magkakaroon ka na ng issues. Okay, so panoorin mo yung mga series natin on macronutrients, inisa-isa natin yung mga yan. So, yun yung sa macronutrients. Paano sa training? So, for training, medyo controversial to, pero I geared towards sa fasted training. Okay, I like it and I've seen results doing it. Sa mga clients ko, malaki din yung effect sa kanila in terms of sustainability. Kasi hindi mo kailangan maging, marami kasi nag-o-obsess, kailangan kumain bago ako mag-workout. Not necessarily. Okay, research shows na wala siyang difference in strength and muscle growth, fasted ka man or hindi ka fasted, basta the total calories is the same. Okay? Ang problema lang, lesser lang ang endurance mo sa fasted training kasi nga, walang glycogen yung muscles mo, walang carbs yung muscles mo. Ngayon, kung ang training mo is more on endurance, then
it's best to have some simple carbs before your training. Okay? Anong pinakamagandang time mag-training? I would suggest bago yung mga stressful part ng araw mo. Okay, sa mga may trabaho sa gabi, di sa umaga. Sa mga may trabaho sa umaga, edi sa gabi ka before nung umaga na yon. Okay? So meaning uunahin mo siya. Huwag ka mag-workout pag stressed ka. Okay, kasi it affects your performance. So ngayon, for micronutrients naman, ang may sasuggest ko is gawin mo siyang frequent. Okay, hindi yung mag-take ka ng vitamin sa umaga, then tutulog ka na sa gabi, or umaga't gabi lang. Okay, ang pinakamagandang intake ng vitamins, kahit tanongin mo yung mga athletes, pag uminom sila ng nutritionals, palagi yung naka-oras. Okay, meaning every meal, kung umiinom sila, sinasabay nila sa pagkain. Okay, tingnan mo to. Ayan, that's Manny Pacquiao. Iniinom niya talaga during meal yung vitamins niya. Okay? So, ang suggestion ko sa micronutrients, keep it as frequent as you can. I hope na marami kang natutunan sa timing video series natin. And kung marami kang natutunan, subscribe, share it with your friends. This is only 20%. Okay? Ang point lang ng video na to, find a way for your plan to be enjoyable. Pag nahanap mo na yung apat mo, yung calories, macronutrients, training, micronutrients, ayos ka na. Ito lang yung paraan ng pag-organize ng mga yan. Okay? Pag maayos ang pag-organize mo niyan at pasok na pasok sa lifestyle mo, matatagalan mo siya. So indirectly, nakakatulong siya dun sa total mo. Okay? So in a way, importante din siya. Sabi ko nga, 20% is 20%. Hindi mabubuo ang 100 nang wala ang 20%. Okay? So, kung nagustuhan mo tong video na to, okay, go to our website. Marami pa nito. Versusyoufitness.com. Gawa na yung fat loss page natin. Yung muscle page, malapit na. Okay? Muscle growth page. Tapos meron tayong true health page na soon yan, ginagawa na natin, sinisimula na natin. So, if you like this video, click the thumbs up, subscribe, share it with your friends. And on the next video, ang pag-uusapan natin is supplements. Okay? See you and peace.